Maraming salamat po. Ayan. Ha? Kanina, manonood sana ako sa'yo, inaabangan kita. Kasi babakbakan din kita pag nakita kita doon sa studio mo. Magko-comment din ako. Ang gawin mo, magbayad kayo na maraming basher. Gawa kayo ng marami, di ba? Marami naman mga picture dyan. Oh. Madaling mag-edit ng litrato, di ba? Oh, pero lahat ng mga basher na yan, iisa-isahin ko na kayo. Unahin ko muna to, medyo malaki. Mm-hmm. Yung mga maliliit, patatawarin ko na at baka lang gustong magkaroon ng network eh. Pero yung mga karapat-dapat talaga na meron naman at hindi pa maging tama ang kanilang ginagawa. O, eto ka. Hmm. Ang pinagtataka ko lamang po mga kaibigan, ang pinagtataka ko lang, bakit hinahayaan ng GMA7 na yung kanilang mga anchor ay maglabas ng fake news? Ginagamit nila ang kanilang malalaking higanting network para manira ng tao, para maglabas ng fake news. Aba, Malacanang ang nagsabi niyan na ang sino man maglabas ng fake news ay dapat ikulong sapagkat yan ay panlilin lang sa mamamayang Pilipino. Ay, paano pala kung mahina ang aking loob? Ano na ang mangyayari sa akin? Hmm. Sabi ko na, eto na ho ang sipa ko pabalik. Sa lahat na mga gumawa ng hindi maganda sa akin, eto na, nagsisimula na ho ako. Magtulong-tulong na kayo. Ipanalangin nyo na lang. Ha? Ipanalangin nyo na lang. Ha? Ipanalangin nyo na tamaan ako ng kidlat. O kaya na may kumuha na kayo ng assassin at ipa-assassin nyo na ako. Eto na, magsisimula na ako pabalik. Lahat ho yan. Iisa-isahin ko na. Spideo, Sir Check Mo Bid. Message ni Mendo o si Zero Gagamboy. Sige po. Ayan. Alam nyo, ako ho'y napapagod. Bakit ho hindi ako mapapagod? Eh ako lang ang mag-isa at ang mga kakasama ko. Kami ho, personal naming pinapacilitate para mapadalan ng ayuda ang lahat, especially yung mabababang uri ng mamamayan na nandyan na sa talampakan ng lipunan. Kami po, sampu ng aking mga kasama, ay araw-araw sumasakit ho ang aming ulo. Hindi lamang ho yung sumasakit dahil sa dami ng bayarin, kundi yung literal ho na sumasakit na dahil puyat at pagod na ho ang aming nararamdaman. Ang tanging natitirang dahilan kung bakit namin ipinagpapatuloy ang aming paglaban dahil sa aming pag-asa na kami ay kabahagi sa pag-aahon sa nasa sadlak nating lipunan. Salamat, Popi. Salamat. Para may boses ako. At ako'y nanggigigil pa hanggang ngayon. Ang tagal talaga mawala ng aking galit. Maraming salamat po. Panalangin niyo po ang aking kailangan. Ako ho ay pinagpaplanuhan na nila. Oho, pinagpaplanuhan ho nila akong patayin. Oh, Diyos ko. Diyos po ang nasa likod ko. Yari sila. Ayun nga ho. Mr. Arnold Clavio, kung nakikinig ka ngayon, titigil lamang ako. Wala kang karapatan na magreklamo. Bakit? Ikaw ang nauna. Okay? Ang sabi ko nga, huwag nyo kong subukan. Sa lahat ng laban, pwede ako. Kung matabil ang dila nyo, ako pinakain din ako ng nanay ko ng puki ng baboy nung bata ako. Kaya madaldal din ako. Okay? Madaldal din ako. Pinakain ako ng puki ng baboy, nilaga, at saka tinrito. Oh. Ay, palaban din ako. Pagdaldalan ng gusto nyo. Ha, tingnan natin.